people! So, ayun, for today's ganap, another day, another nanay mode na naman tayo. So, bali, ayan, natapos ko na pala tong linisin. Naiwan ko kasi ito nung nakaraan, tong isang electric fan dito sa may sala. At after ko nga doon, ayan, itong uulamin naman ang kaharap ko. Actually, ang ginagawa ko kasi, gabi pa lang ako nag-iisip ng uulamin kinabukasan. Para mas mabilis na. Kasi sa totoo lang, mas nakakatagal yung pag-iisip kung ano yung lulutuin mo. Kesa doon sa mismong oras ng pagluluto, alam mo yun. Tapos pag ayan luto na yung sibuyas. Yan yung gusto ko. Saka ko lang nilalagay ang pork chop. Yan ang meron ako, kaya yan ang tatahog natin. Sinama ko yung buto. Sayang, diba? Ang palasa din yun. Yan, pinikahan ko na ng paminta at saka ng konting magic para may lasa na yung pinakang pork. Tapos itugdahan ko na rin ng toyo para kumulay, para hindi naman siya mukhang patay. Susubigan ko muna para tuluyan siyang lumambot. Tingnan natin. Ayan, medyo wala na yung sabaw. Sabaw. Ayan. Pwede na natin ilagay ang beans. Ayan. So, ayan, luto na yan. Konti na lang. Isang minuto na lang. Depende naman yan kung gusto mo ng crunchy-crunchy or yung malambot. Pero maluluto pa yan. Kahit patayin ko na yan, maluluto pa yan sa init. So, peri bells. O, diba? Sarap ng ulam namin! So, ayan. Bali, nagpagawa ko ng mga stickers para itikit ko na lang siya sa bawat notebook. Ayan. Kunin. At yung kanyang gagamitin, ito, name tag. Yarn. Ayan, nagupit ko na siya, yung names, yung subject, ayan. At sa wakas, panghuli na. Yarn! So, bali pala, yung sa mape, ginawa ko na lang, paghihiwa-hiwalayin ko na lang, like yung music, yung arts, yung health, at saka yung PE. Dati kasi isa lang, although pwede naman talagang isa, pero, hiwa-hiwalayin ko na lang para hindi kalat-kalat yung sulat niya. Okay, ayan. Ito na, meron silang TLE, wala sila niya nung meron sila EPP, nung grade 5. Ngayon grade 6, TLE, ito na dagdag din, award the day, ESP, AP, math, science, Filipino, and of course, English. So, tapos ko na. Yun na! At after ko nga gawin yun, ito naman, dumating na rin siya. In-order ko ito nung nakaraan pa sa Shopee. Bale, bag organizer siya, ilalagay ko sa backpack ni Red. Para kahit papaano matutunan niya rin na mag-organize para hindi kalat-kalat yung loob ng bag. Alam mo na. Anyway, after ko nga dyan, dito naman tayo sa labas, dito sa may terrace. Naku, isa to sa naiirita akong tignin eh. Ayan kita mo, di ba puti yung yung pintura, tapos ang dumi-dumi niya. Dati kasi may mga paso dyan, kaya hindi nakakasampay mga pusa. Eh ngayon, pumapasok sila dito, ayan. Okay lang naman sana, kaso nga lang, ang dudumi ng paa nila lalo kung maulan, ayan. Hinihigaan din nila to. Eh imaginein mo na lang, yung paa nilang galing sa labas, maputik. Tapos basa, ayan, ang tendency, ang dumi. Kaya naman, ito ang next project namin ng Daddy JM. Share ko din sa inyo yan kapag nagawa na namin. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Babu!